Sa umagang ito, tayo po ay nasa ikalawang kabanata ng ikalawang Korinto. Okay? So, nangangatila lang muna natin. So, sa ating pagpapatuloy ng ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, ito ang binibigyan ng pansin sa ikalawang kabanata. Forgiveness in the face of Christ. Lagay nyo nga po dyan sa inyong comment section kung kayo po ay narinig ako, ilagay nyo nga po pagpapatawad. Pagpapatawad. Hallelujah. Bakit kailangan mo pang patawarin ang mga taong nagkasala sa iyo? Kahit gaano kalaki ang nagawa nilang mali, bakit kailangan pang patawarin ng mga taong ito? Hindi natin, sabi nga sa kaisipan ng mundong ito, hindi pwede na yung sakit, yung pain na dinulot ng mga taong ito sa ating buhay ay hindi pwedeng basa-basa isang tabi. Yan ang kaisipan ng mundo. Pero tingnan natin kung bakit kailangan ng pagpapatawad at ito'y gawin hindi sa harap ng tao, kundi sa harap ni Kristo. Sa ikalawang Korinto chapter 2 verse 1, nakita natin nung kahapon, pinag-usapan natin na yung plano ni Pablo na tumuloy at makita ang mga taga-Korinto, makasama sila. Hindi lang yun dahil sa gusto ni Pablo. Gusto niya kasi na makasama, maka-fellowship at maipadama sa kanila yung tunay niyang pagmamahal. Okay? Na yung kanyang pagtutuwid o pagtatama ay hindi niya nais na dulutan sila ng kalumbayan. No? We do not rebuke people for the purpose of hurting them. Kahit kayo mga kapatid na nakikinig dito, no? Minsan, kaya hindi natin naunawaan ang salita ng Diyos, ay dahil sarado to yung ating puso't isipan. Kasi, ayaw mo magpatawad, paano ka patatawarin ng Diyos kung ikaw mismo ay ayaw magpatawad? Tingnan natin dito. Ang sabi dito, pinasya kong huwag na munang pumunta riyan para hindi kayo madulutan ng panibagong kalumbayan. Yes, that is true, mga kapatid. Totoo yan. No? Nagawa ng sabihin ni Pablo lahat ng kanyang gusto sabihin. Pinaliwanag niya na ito sa mga taga-Korinto. Na minsan sabi nga natin, yung pamamaraan ni Pablo sa tulong ng Diyos ay hindi para lamang pasakitan sila. Oy, mali yan. Sabi ko na sa iyo, tama ako eh. No? Sabi ko na sa iyo, tagal ko na sila sabi sa iyo kapatid eh. Parang ganon. No? Habang pag kaya siguro maraming takot sa mga pastor. Kasi pag nakikita yung pastor na ipapaalala yung mali. Sapagkat wala na daw sinabi ang mga pastor, kundi puro mali. No? Para, sabi nga, pag Sunday, feeling nila, pinipersonal ng pastor, ang mga tagapakinig, ang mga kapatiran. Para bang iniisip nila na walang mabuti. Okay? Pero sasabi ko sa iyo, isip mo lang yon. Okay? Isip nyo lang yon. Unang-una mga kapatid, that is our part. Kung masasaktan kayo, masasasaktan kami. Sapagkat bago makarating sa inyo ang salita, nadarama na namin ito. No? Yung bigat, yung sakit. No? Masasaktan ka talaga. Bakit? Bakit pastor, masasaktan ka sa pagsunod? Yes. Sapagkat i-overcome mo, no? Isusuko mo yung pride mo, isusuko mo yung iyong personal na kaisipan sa bagay na 'yon sapagkat alam mo tama ang Diyos at mali tayo. Lagay nyo nga dyan sa comment section, laging tama ang Diyos. Ha? Tama ba? Lagi siyang tama. Alam nyo po sa nangyayari ngayon sa ating gawain, no? Yung ating pagdalaw sa mga pamilya. Lalo na nang binabasa natin ang ikalawang Korinto, ito naging bunga sa akin. No? Hindi pa pwedeng may maiwan. No? No one must be left behind. Kahit nga yung mga taong nag-cause ng
sakit, nasaktan tayo, o sinira tayo, siniraan tayo, ay dapat din nating patawarin. At tayo rin ang dapat maglapit sa kanila sa liwanag ni Kristo. Hallelujah. Kaya katulad ni Pablo na tinawag ng Diyos, sa gitna ng kanyang pagmarubdob na pagnanasa na usigin ang iglesia, ay mismong ang Panginoon na nangusap sa kanya. At napahinuhod, ibig sabihin napasunod si Pablo. At nalaman niya ang katotohanan at ngayon tinalaga niya ang kanyang buhay para sa layuning ito. Ikaw kapatid, marunong ka bang magpatawad? Pinatawad mo na ba nagkasala sa iyo? Kalawa, iniisip natin na nagkamali sila o nagkasala sila, pero hindi ba tayo nagtatanong bakit nila nagawa yon? Bakit hindi natin ilaalam ang katotohanan? Bakit nila nagawa nasaktan tayo? Bakit nila nagawa na tayo ay siraan o gawan ng hindi maganda? So katulad din ng Panginoon, na hindi niya tayo tinitingnan sa mali, kundi tinitingnan niya tayo ng may pag-ibig. Sabi nga ni King David na yung tingnan mo ang buhay ko ng may pag-ibig at hindi sa bigat ng kasalanan. Sapagkat sabi nga natin, kung sa kasalanan, walang maliligtas. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos bilang isang ama sa kanyang anak, no? Kung paanong ang ama ay nahabag sa kanyang anak, ganun din ang Diyos sa atin. Hallelujah. Minsan nakakalungkot na masasaktan ang ating mga kapatid kapag tinutuwid natin. Wala namang pagtutuwid na maganda, masarap ang feelings, no? Hindi siya sinasabing mali ang pagtutuwid. Pero sabi dito, kung may pag-ibig ka, yan ang tawag dyan, pagtutuwid. Kung ang nais mo ay parusahan, hindi yan pagtutuwid. Tawag yan parusa. Okay? So kung nangingibabaw ang pisikal na parusa, no? Yung kasakitan o pagdidiin sa tao, then mali yon. Ang pinag-uusapan natin, ang katotohanan ang dapat lumabas at ang katotohanan na magpapalaya sa kanila. Kasama na ang paghingi ng tawad. Kasama na ang pagpapatawad. Amen? Hallelujah! Kaya nga ho mga kapatid, parang habang tumatagal, mas lumalawak ang kailangan gawin, galawin o asikasuhin ng ating gawain. Sabi nga natin, maraming gagawin dapat sa iglesia ng Panginoon. Hindi lang sa mga bago sa Panginoon, hindi lang sa mga hindi mananampalataya, kundi kasama na ang ating mga sariling kapatid. Hindi aksidente kung may nanlalamig. Hindi aksidente kung merong hindi dumadalo. Merong dahilan ang lahat ng ito. Ang nakalulungkot lamang mga kapatid ay wala tayong ginagawa on our part na ituwid sila o magabayan sila. Masyado tayong nakafocus sa ministeryo na akala natin yun lang ang dapat nating gawin. Mga kapatid, this is what the Lord is telling me. No, hindi lang sa pag-aaral natin ang salita ng Diyos, but we must do something. No? Na makausap ko mga kapatid, na mabisita ko ang mga pamilya. They need God. They need His guidance. Sapagkat sabi nga, marami pang bagay na dapat aayusin sa kanilang buhay. Oo, na-extend ang buhay mo. Gumaling ka. Pero bakit? Anong purpose niyan? Ibig sabihin, God is giving you opportunity to do His will. Upang, yung babawi mo yung mga nasayang na panahon. Okay? Kaya binigyan ni Pablo ng space ang mga taga Corinto para ma-absorb nila, ma-digest nila yung kanyang mensahe. Hello? Hindi yung pagdating mo dyan para bang, kaya nga ang isang guro na nagpapakita ng galit, poot sa mga estudyante,
No, kaya yung mga estudyante, lalong nagiging matigas ang ulo, mali yung pamamaraan. Kaya nga pag may nakikita akong mga guro na pinalalayas ang kanilang mga estudyante, minsan may nakausap akong dati kong guro at sinabi niya, "Ron, handa ako ipagpalit ang buong klase. Handa ako isuko ang isang estudyante kung siya ang magiging dahilan para hindi matuto ang kanyang mga kaklase. I have seen these teachers. Nalulungkot tayo when teachers surrendered to their commitment. Our commitment is not for the whole group, but for every individual. Kaya sila walang natututunan kasi hindi kami nagtuturo ng tama. Help us. Pag-pray nyo kami. Pag-pray nyo ang mga pastor. Pag-pray nyo ang mga leaders, elders. Pag-pray nyo ang mga kapatid natin na tumatayo sa pulpito. Pag-pray nyo kami sa darating na linggo na tunay nga magugol namin yung oras upang maitama ang mga bagay na kailangan itama at mapalakas ang mga bagay na kailangan mapalakas sa aming kakayahan sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi sa karunungan at kaalaman, kundi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen? Hallelujah! Tuloy natin. Sapagkat kung dulutan ko kayo ng kalumbayan, sino pang aaliw sa akin? Hindi ba kayo rin? Amen. The joy, yung kagalakan, katuwaan ng mga taong nagdaan sa ating ministeryo. I remember na binati ko yung isa kong estudyante nung elementary, no? Player namin sa basketball. Kasama namin sa Boy Scout. Nung binati ko siya sa pagpasa niya sa board exam ng mga doktor, nagulat ako sa kanyang response, nagpasalamat siya sa mga nagawa ko sa kanya nung siya'y nag-aaral pa. Hindi ko akalain na tiningnan niya na malaking namalaga yung bagay na ginampanan ko sa kanila nung sila ay nasa elementarya pa. Hallelujah. So nakatutuwa na nagtagumpay sila, no? Nakatutuwa na isinama kanila sa kanilang mga pinasalamatan sa naitulong o naiambag. Alam niyo mga kapatid, napakalaga ng mga preschool teachers, ng mga elementary teachers, sapagkat ito yung simula ng pagpasok ng mga kabataan, ng mga bata sa edukasyon, sa pag-aaral. Kung natroma sila at natakot, at ibig sabihin mali yung umpisa, maaapektuhan ito hanggang kolehiyo. Matotroma sila at baka maging sarado ang kanilang puso at isipan. Kaya lagi nyo ipagpe-pray ang mga guro, no? Hindi lang ang church. Sapagkat maraming kabataan, hindi nila nakikita ang biyaya ng Diyos sa pamagitan ng kakayang ibinigay sa kanila kung ang mga guro na gagabay sa kanila ay hindi rin alam ang kalooban ng Diyos. We pray for their salvation and we pray na ang bawat isa ay makatulong, ang mga guro ay makatulong upang ang mga kabataan ay maabot ang kanilang pangarap at magtagumpay. Amen? So pag-pray nyo, tumaas ang sweldo. Pag-pray nyo, nabigyan sila ng magandang benepisyo dahil ang bunga nila sa bayan ay hindi masusukat. Tuloy natin. Kaya sabi dito, bakit ba gumawa ng sulat si Pablo? Tingnan natin. Kaya't sumulat muna ako sa inyo. Sa gayon, pagpunta ko riyan, ay hindi nalungkot ang idudulot nyo sa akin. Ano ibig sabihin? Kinorek ka na, nirebuke na kayo. So, pag-isipan mo kapatid, yung mali mo. Hindi kami nagpapaalala ng mali, hindi kami nagko-condemn, hindi kami judgmental. Kundi kailangan ituwid to, kailangan itama ito. Kaya kapatid, ang tama ay tama. Ang mali, mali. Okay, lagay nyo dyan, ang tama ay tama at ang mali ay mali. Kung sinabi sa iyo ng banal na kasulatan, narinig mo sa salita ng Diyos, mali yan, ituwid mo na ang buhay mo sa tulong at kapangyarihan ng Diyos.
Amen? Hello? Tama po ba yon? Huwag niyong palagpasin sa pinasok mo sa kanan, ilalabas mo naman sa kaliwang tenga. No, sayang. Ilagay mo sa puso mo, bulay-bulayin mo, i-meditate mo ang salitang narinig mo ngayon, kapatid. Sapagkat ang kalooban ng Diyos ay mapabuti ang buhay mo at ng iyong buong pamilya. Kung hindi binasbasan ng Diyos ang iyong relasyon, isa lang ibig sabihin nito, pigil ang pagpapala ng Diyos. Okay, huwag mo pong hayaan na ang ating mga pamilya ay hindi sumunod sa pananalig pagkos sumuway dahil hindi rin tayo nagpapasakop sa pananalig at kalooban ng Diyos. Okay? So, ibig sabihin, mananatiling masakit ang salita ng Diyos sa mga ayaw sumunod. Pero sa mga tao na nagpasakop at sumunod, tinalikuran ng kasalanan, kapatid, may pagpapalang naghihintay sa inyo. Ayaw mo ba ng biyaya? Ayaw mo ba ng pagpapala? Handa na ang Diyos. Isaiah 59. No, hindi siya bingi, hindi maikli ang kamay niya. Ngunit ang sala natin ang naghihiwalay sa atin sa Diyos. Hallelujah. Kapatid, yung inyong pagtutuwid, masakit sa amin. No? Pero pag ito ay nagtama sa inyong buhay, kayo ang nagiging kagalakan namin. Ibig sabihin, yung aming tinuro ay tama at tama rin ang epekto sa inyo. Tuloy natin. For out of much affliction and anguish of heart, I wrote to you with many tears, not so that you would be made sorrowful, but that you might know the love that I have especially for you. Yung pag-ibig na sinasabi natin sa verse 4. Ang puso ko'y tigib ng hapis at pag-aalala nang sulatan ko kayo at hindi kakaunting luha ang tumulo habang sinusulat ko iyon. Alam nyo, pag Sunday nga, kaya nga kilala si Pastor na lagi lumalagpas sa oras. Napakahirap na ilagay sa 30 minuto o 45 minuto o sa isang oras ang lahat ng kapahayagan na nais ng Panginoon sa inyo. Minsan sabi nga, Lord, bakit mo ni-reveal ang napakarami tapos hindi namin magawang ipagkasyahin sa oras at tinakda. But God is teaching us to focus on the most important thing, yung pinakamalaga doon. Mga kapatid, hindi po namin kayo pinipersonal. Masaktan man kayo, nasaktan na kami una pa. Nalumbay kayo, kami ay mas nalumbay. Sapagkat baka mamaya, mali ang inyong interpretasyon, mali ang inyong pagkaunawa. At dahil dito, hindi nyo makikita ang pag-ibig namin na maituwid kayo, maitama kayo, at iparana sa inyo ang biyaya at pag-ibig ng ating Diyos na buhay. Only by focusing, only by paying attention to His Word and applying, no, sabi nga ng isang pastor na medyo, ng isang mangangaral na sinabi niya, no, the truth will not set you free. No, inulit niya pa yun, the truth will not set you free. Nagulat ang marami. Ibig sabihin, nagbago na si pastor, nagbago na ng kanyang doktrina. Then later, sinabi niya, the truth will not set you free, but the applied truth in your life will set you free. Matagal na po ang katotohanan ng salita ng Diyos. Nagpapalaya ito, nagpapatawad at nagliligtas. Pero kung hindi mo i-apply ang nilalaman ito sa buhay mo, walang mangyayari sa iyong mabuti. Amen? So ang katotohanan ay hindi yung marinig, dapat i-apply mo sa buhay mo. Pag sinabi ng katotohanan magpatawad, magpatawad upang ikaw rin ay patawarin ng Diyos.
So nandito yung damdamin namin na parang sabi, Lord, masasaktan sila. Yes, but that is true. Sinulatong kayo hindi upang dulutan ng kalungkutan, kundi ipadama sa inyo kung gaano kalaki ang aking pagmamahal. Amen. And amen. Hallelujah. Praise the Lord. Okay? Kung may nagdulot ng kalungkutan, kanino man, hindi ako dinulutan niyon. Maari pang sabihin ng walang pagmamalabis na kayong lahat ang dinulutan niya ng kalungkutan. Dito ay may tinutukoy si Pablo na isang tao o maaring mga tao sa loob ng iglesia. Ito yung mga tao na tinutukoy niya sa Biblia na gumagawa ng kamalian at ang iglesia ng Corinto ay hindi kumilos na tama ayon sa kalooban ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin na tinanggihan nila si Pablo. No. Tingnan natin, tuloy-tuloy natin ito para maintindihan natin. Ngunit, sapat na ang pagpaparusang ginawa sa kanya na nakararami sa inyo. Ibig sabihin, nang gumawa ng sulat si Pablo at tinuwid sila, kinorek sila, then, positively, ginawa naman nila yung tama. At kasama na dito, yung mga taong nagkakasala sa loob ng iglesia. Okay, ito yung mga nag-engage sa sexual immorality, sexual sins, at ito rin yung mga tao na nag-cause ng division. Okay? So, lumalabas dito na hinarap nila yung sulat ni Pablo. Inunawa at sinagawa nila yung nararapat, which is good. Pero sabi nga natin, incomplete obedience is still disobedience. No? Incomplete obedience is still disobedience. 99% obedience is still disobedience. Sa Tagalog, siyam na po't siyam na bagdan ng pagsunod ay itinuturing pa rin hindi pagsunod. Yun na. Hallelujah. Eh, Pastor, mabigat na nga yung sinabi mo, ginawa na namin. Ngayon, gusto mo pa? Anong gusto niya? Okay? Parusahan ang nagkasala. Idisiplina ang nagkamali. Okay? Tama. Ang iba, palayasin. Okay? Palayasin. Paalisin. Yes. Pero may kasunod yon. Verse 7, eto na. Patawarin na niyo siya at aliwin upang hindi naman tuluyang masiraan ng loob. Sa kanilang itinuwid, sa kanilang dinisiplina, kung paanong nagkasala ang taong ito, ganun din dapat ang simbahan ay magbukas ng pagkakataon upang ang taong ito ay mapatawad at mapanumbalik sa pananampalataya. Bakit po? Sabi nga dito, tinuloy natin, kaya pinamamanik kong ipadama niyo sa kanya na siya'y mahal pa rin ninyo. So, it means one thing. Forgiveness also is love. Ang pagpapatawad ay pag-ibig. Lagay niyo nga dyan sa comment section niyo. Ang pagpapatawad ay pag-ibig. Hallelujah. Parang hirap no, yung ginawa sa iyo ng isang tao, alam mo siniraan ka, chinismis ka, naku po, na ang dami kong nababasa diyan. Pati yung Joker quotation na kung saan feeling nila na ang mundo is against them, yung Joker quotations. Pwede ba mga kapatid, buksan niyo mga mata niyo? Ano yung tinatawag nating Joker, itong Joker ay yung karakter sa pelikula ng Batman, sa comics ng Batman, na isinisisi niya ang kanyang pagiging masama dahil sa mga taong nasa paligid sa kanya. Instead of accepting his faults, he blames sheep other people. Kaya tuloy, sinishare ngayon niya sa internet, sa FB, at sinasabi yung negative side na ibig sabihin para lumalabas
na wala kang dahilan para magpaliwanag sa iba. You cannot please everybody. So, bahala sila. No? Pagiging indifferent. Pero hindi nyo alam, within your heart, as you read and quote those quotations, lalo nyong ibinabaon na sarili nyo sa kasalanan. Ha? Andyan yung punto na gumawa ka daw na mabuti, susuklian pa rin niya na masama. Negatibo ang connotation niya. Kaya nalulungkot ako sa mga Kristiyano na nagpo-post ng Joker quotation. Ha? Hello? Pastor, mukha naman kasi tama. Eh, yun na nga. Tatamaan talaga kayo ng kasalanan pag tinanggap nyo tama yung mga quotation na yun. Sapagkat hindi iyon nagtuturo ng pagpapatawad. Bagkus, ginag-justify lang nila na tama sila at marapat lang maparusahan at mapahamak yung mga taong iyon. Okay? Grabe, no? Kaya pinamamatihik ko sa inyo, ipadama ninyo sa kanya na siya'y mahal pa rin ninyo. Nandun ang pagtutuwid, disiplina. Pero ipadama nyo ang pag-ibig. Sapagkat disiplina means love. Forgiveness means love. Kapag ang tao ay nagdisiplina na walang pag-ibig, ang tawag doon parusa. Ang disiplina na walang pag-ibig ay parusa. Pag pinalo mo ang anak, sasabihin mo disiplina. So, ibig sabihin, pinalo mo siya hindi dahil sa disiplina, hindi dahil sa pag-ibig, kundi sa pagpaparusa. So, kung walang pag-ibig yan. Ang isa pang dahilan ng pagsulat ko sa inyo noon ay upang malaman kung sinusunod niyo mabuti ang lahat ng pinangaral ko sa inyo. Yun na. Babalik at babalik tayo sa salita ng Diyos. Babalik at babalik tayo sa tinuturo ng salita ng Diyos. Ang sabi dito, sino mang pinatawad nyo, pinatawad ko na rin. Ang pinatawad ko, kung mayroon man, ay pinatawad ko alang-alang sa inyo sa harapan ni Kristo. Ito yung pamagat ng ating pag-aaral ngayon. Forgiveness in the face of Christ. Some people forgive in the presence of other people, but that para totoo, sincere, ang pagpapatawad, gawin mo ito sa harap ng Diyos na nakakaalam ng nilalaman ng puso at isipan natin. Not only showing the truth, no, but also we commit that forgiveness is something to do because Christ forgiven us. Kasi pinatawad tayo. Kaya dapat tayong magpatawad. Kaya gawin mo ang pagpapatawad hindi sa harap ng tao, sa harap ng iglesia, kundi sa harap ni Kristo Jesus. Bakit daw po kailangan magpatawad? Upang hindi tayo mapaglalangan ni Satanas. Hindi lingid sa atin ang ibig niyang mangyari. Hello, yun na pala. Una, upang ang kaaway ay hindi magtagumpay. Pagpatawad ka. Upang ang kaaway ay hindi magkaroon ng dahilan para guluhin ang buhay ng kapatid natin, magpatawad ka. Not forgiving open the door of opportunity for the devil to take advantage. Pag hindi nyo pinatawad yan, mga kapatid, ang mangyayari dyan ay guguluhin niya ng kaaway hanggang mahiwalay niya ng tuluyan at madala niya muli sa kadiliman. Samantalang tayo na dapat na nanalangin at nasa liwanag, ay dapat inaabot pa rin natin sila ginagabayan patungo sa liwanag ni Kristo. So, unforgiving means giving the devil opportunity sa taong yon. Pag sumurender ka sa anak mo, sinurender mo na ang anak mo sa demonyo. No? Though in the Bible, sinasabi rin ni Pablo na isang way para matauhan ang isang kapatiran na nagkasala ay dinideliver siya sa demonyo. Ano ibig sabihin? Sige. Tinatanggal yung cover ng protection, covering ng protection. So ngayon, mararanasan niya
Sa alim na kabutihan ng Diyos, ang mararanasan niya ay ang galit ng kaaway. No? Doon niya lang malalaman na ang Diyos ay mabuti at ang Diablo ay mamamatay tao, sinungaling. Know your enemy. Know your enemy, in whom the God of his world hath blinded the minds of them which believe not. Test the light of the glorious gospel, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Alam natin na ang Diablo ang bumulag sa salibutang ito, pumipigil para malaman nilang katotohanan. Kaya sabi dito sa 2 Corinthians 4:4, the God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. Para mas maging maliwanag, sabi ng 2 Corinto chapter 6, verse 14 to 15, do not be bound together with unbelievers. For what partnership have righteousness and lawlessness? Or what fellowship has light with darkness? Or what harmony has Christ with Belial? Or what has believer in common with unbeliever? Yes, this is true, mga kapatid. 100% truth. Na sabi nga, huwag tayo makipamayan sa mga hindi mananampalataya. But it doesn't mean to severe. Ibig sabihin, putulin ng ating relationship. No. Still, we are committed to the ministry of reconciliation, the preaching of the gospel of salvation of Jesus Christ. No? So, ang tinutukoy dito, huwag tayong mag-isip na katulad ng mga tao sa sanlibutan. Huwag nating gayahin ang kasalanan kanilang ginagawa. Bagkus, ipahayag natin ang katotohanan at ito ay makikita nila. Together we stand, divided we fall. Mga kapatid, this is the strategy of the enemy. Mula pa sa Genesis, hindi niya kinausap si Eva sa tabi ni Adan. Nang makita niya nag-iisa si Eva, ang demonyo na sa katawang ahas, kinausap at pinasimunungalingan niya yung salita ng Diyos. Twisted. No? So, nung makita niyang hiwalay, di magkasama si Eva at Adan, so nilapitan niya, tinukso ang babae. At dahil doon, nag-prevail siya. So, together we stand, meaning, sabi nga, divided we fall, ibig sabihin, pag nagawa ng kaaway na ihiwalay sa atin ang isa nating kapatid, dadaluhungin niya yan upang masila niya. At dahil tayo ay tinawag ng Diyos bilang isang katawan, pababawasan tayo. No? At hindi rin magiging effective ang iglesia, ang gawain ng Panginoon, kung hindi natin nailalapit sa Diyos ang tao para sa kanilang kaligtasan. O nga, nashare mo ng Word of God, pinatanggap mo, pinabayaan mo naman sa pagdating ng pagsubok, kasalanan, pagtalikod sa Diyos. Nang magpunta ako sa Troas upang mangaral ng mabuting balita tungkol kay Kristo, binigyan ako ng Panginoon ng magandang pagkakataon na maisagawa iyon. Okay? Yung opportunity niya sa Troas, napakaganda. Pero yung damdamin ni Pablo ay katulad nito. Hindi kompleto ang kanyang kagalakan sapagkat hindi niya nakita si Titus o si Tito. Si Tito ay pinadala niya sa Corinto para malaman kung ano ang kalagayan ng mga taga-Corinto. Kaya ang sabi dito, nagpaalam at nagpatuloy siya sa saan? Sa Macedonia. And verse 14, thanks be to God who always lead us in triumph in Christ and manifest through us the sweet aroma of the knowledge of Him in every place. Salamat sa Diyos. Lagi niya tayong isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo dahil sa ating pakikipag-isa sa Kanya. At sa pamagitan natin ay pinalaganap ng Diyos ang mabangong halimawyak, ang pagkakilala kay Kristo. At ang pagkakilalang ito ni Kristo ay dapat makita, makita at maranasan ng mga taong hindi mananampalataya sa pamagitan ng ating buhay at patotoo. Tayo'y tulad ng mabangong samyo ng insenso na sinusunog ni Kristo para sa Diyos at nalalanghap ito ng mga inililigtas at ng mga napapahamak. Sa mga napapahamak, ito'y isang nakamamatay na alingasaw. Ngunit sa mga inililigtas, ito'y halimuyak na nagdudulot ng buhay.
Ibig sabihin, sa mga tinawag ng Diyos, kung sila'y nakaririnig at nakaunawa, lalapit sila sa Diyos. At sa mga hindi mananampalataya, tatanggihan nila. Sino may sapat na kakaya makaganap ng gayong gawain? Hindi kami tulad ng iba na kinakalakal ang salita ng Diyos sa halip bilang sugo ng Diyos at lingkod ni Kristo, buong tapat naming ipinangangaral ang kanyang salita. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya mga kapatid, mabibitin tayo dito sa mensaheng ito, but itutuloy natin tomorrow. Kapatid, forgiveness is the function of the ministry of reconciliation. If you failed to forgive, it means you do not believe in the gospel of Jesus Christ. Because the gospel of Jesus Christ talks about reconciling this world to Christ and to God. Not counting their trespasses against them, and He has committed to us the word of reconciliation. And all things are of God, who had reconciled us to Himself by Jesus Christ, and had given to us the ministry of reconciliation. Now, kaya nga sabi ng verse 7 and 8, now, however, it is time to forgive and comfort him, yung nagkasala, yung nag-cause ng pain kay Paul at sa Corinto, otherwise, he may be overcome by discouragement. So, I urge you now to reaffirm your love for him. Amen? Nawa kapatid, kung naiintindihan mo to, tulungan mo ako. Kung naiintindihan nyo ang mga salitang ito, tulungan nyo ako. Kung may mga bagay na dapat itama, tulungan nyo ako. Tulungan nyo ang iglesia, ang simbahan ng Diyos. Mga kapatid, dito natin nakikita na mahal tayo ng Diyos at dapat magmahalan tayo sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. At ang isang definisyon ng pag-ibig ay ang pagpapatawad. Love covers multitude of sin. Magandang umaga. Sa Diyos lamang ang papuri. Magpatawad ka, kaming kapatid.